Hi! Isa ka ba sa mga naghahanap ng bahay dito sa Cavite na may provision for two rooms, one toilet and bath, at isang car garage? At ang subdivision na ipapakita namin sa inyo ay along the highway lang, roughly na sa mga 7 minutes away papuntang SM 13, Walter Mart, at 7 minutes away din papuntang Sacayan, Pamaynila. This is Rog Camacho, your licensed real estate broker. At ngayong araw, andito tayo ngayon sa Barangay Cabuco, 13 Martires, Cavite, para ipakita namin sa inyo ang aming single attached house and lot na may provision for two rooms, one toilet and bath, one car garage, and may kasama na siyang tiles, may kasama na siyang paint. Ang kulang na lang sa kanya ay mga partitions sa second floor. Now, the house behind me is our Harriet model. So homeowners and investors, andito tayo ngayon sa harap ng Harriet model kung saan mamaya sisilipin natin kung gaano nga ba kaganda itong si Harriet. By the way, si Harriet model ay nag-require lang ng 200,000 down payment and that is payable for 12 months without interest. Wala na kayong mahanap pa na single attached house and lot dito, particularly here in 13 Martires, Cavite, with a lot area of 75 square meters at ang floor area naman is 65 square meters. Walang wala na kayong mahanap na single attached kundi eto lang. So, si Harriet model unit ay merong lot area na 75 square meters at ang kanyang floor area naman ay 65 square meters. Provision for two rooms, one toilet and bath, at isang provision for car garage. So now, let's check kung gaano nga ba kahaba, kung gaano nga ba kalapad yung frontage ng ating Harriet model using our footsteps. So, bibilang ako, baga bibilangin natin using our footsteps, pinakamahabang footsteps natin is roughly na sa mga 1 meter para magkaroon kayo ng idea kung gaano nga ba kalapad yung Harriet model namin kung kayo po ay nanonood ngayon sa aking vlog. So, okay. So, magmula dito hanggang doon, sukatin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So roughly guys, nasa mga 8 meters wide yung frontage ng ating Harriet model. Magmula dito sa bush na to, tong plants na to, hanggang doon naman sa pump, sa electrical post, hanggang doon po yung buka ng ating Harriet model. So we have also bigger lots here and hopefully maabutan nyo po yung aming mga bigger lots dito kay Harriet model. So let's check. This space is our car garage. Now, magmula dito, okay, hanggang dito siguro yung ating car garage, ano? Pwede na yan. Kasya na po dito yung isang car garage. Ngayon, itong space na to, kung gusto mong i-extend yung kitchen ninyo, po pwede pa. Hanggang dito sa portion na to. Okay, yung mga plants na to. So, we have setbacks around 1.5 meters to 2 meters up to here. Ayan siya. Tapos, meron tayong malaking sliding window palabas dito sa service area. So, now let's check what's inside the Harriet model. So, I'm excited na ipapakita sa inyo yung loob ng aming single attached house and lot na 200,000 yung down payment. Bago natin pasukin si Harriet model unit, mahalagang malaman natin kung anong financing po siya available. So, if you are an OFW and wanted to buy this house and lot, this is available through Pag-ibig Financing.
bank financing, and in-house financing. So we have three financing institutions na pwede nating pasukan. So first, we have Pag-ibig. Kung gusto niyo pong mas mababa yung interest rate, we have Pag-ibig financing. Kung wala naman tayong Pag-ibig, pwede tayong mag-bank financing. Kung wala naman tayong bank, kung hindi naman kayo qualified makapag-loan sa Pag-ibig and sa bank financing, we have in-house financing. So napaka-flexible po pagdating sa project namin dito kay Harriet Model. Yung turnover ng unit namin is wala lang kasamang gamit. Walang kasamang partitions, pero may kasama ng tiles and paint. Mamaya papakita namin sa inyo. Sa ngayon kasi, naka-dress up po siya. So, we are giving you an idea on how to maximize the space of our Harriet Model unit. Ang gawa po dito sa aming Harriet Model ay purong buhos. Kaya, makakasiguro tayo ay matibay po yung aming Harriet Model. So, ngayon, pasukin natin kung anong klase itong si Harriet Model. First, we have a solid door. Okay? Hindi siya metal door or steel door. So, solid po siya. So, kung gusto niyo pong palitan ng metal door, it's your choice. So, optional po yun. So, upon entering the house, we have this living area. So, sa living area natin, okay, meron siyang isang bed. So, we can also put an L-type bed here. Okay. Actually, may mga bed pa dito na maliliit. So, nasa inyo na yun kung paano ninyo i-enhance yung ating Harriet Model unit. I agree, no, na hindi siya kalakihan yung ating bahay, pero ang ating lote ay malaki. Mabilis magpalaki ng bahay, pero ang hirap magpalaki ng lote kasi kailangan pang bilhin yung katabing lote ng kabilang bahay. Not unless pag malaki na yung lote mo at maliit na yung bahay mo, eh, mas mabilis kang, kumbaga, may option ka pa na magpalaki ng bahay mo. So anyway, ang ating floor area dito is 65 square meters at eto siya. So naglagay dito ng upuan, sofa, tapos andito yung ating TV. So okay, for me, walang problema sa akin pagdating sa pag-interior ng bahay na to sa pag-design. Kasi ito yung gusto kong mga design, ano, na at andito yung upuan, yung sofa, yung living area, tapos andito naman yung ating TV. Tapos meron tayo ditong storage room. Okay, storage room siya sa ilalim ng hagdanan. Okay? So, dito naman, naglagay sila ng kahoy na to just to separate the living area sa dining area. So, maganda rin yung accent na nilagay niya. Kulay brown. Actually, ito yung mga uso ngayon. Simple lang, pero elegante. Tapos, behind that is our dining area. So, sa ating dining area, naglagay tayo ng 4-seater sa dining table. Tapos, ito naman yung ating kitchen area. So, sa kitchen area, if you want to extend at the back, kasi meron pa tayong malaking space dito. So, mas maganda. Mas maganda na siguro na extend natin yung kitchen natin para mas malaki pa yung ating dining area. So, up to here, no? Pwede mo siyang i-cover dyan hanggang dito. So, ito na yung pinakamagiging kitchen area mo and dining area mo. You still have space pa naman dito sa kabilang side. So, ayan, yung space na yan. So, imagine yung ang lote natin is 75 square meters. Kaya, napakalaki pa po yung ating mga setbacks dito sa left side or right side. So, meron tayong toilet and bath dito sa baba. This is our toilet and bath. We have a lavatory, toilet bowl, and a shower area. Etong salamin, hindi po siya kasama, no? So, ang turnover na rin namin is may tiles, painted. Ganito na siya. Tanggalin mo lang yung mga gamit, yung mga ilaw na yan, yung mga naka-drop lights na yan. Ito na yung aming turnover. Actually, itong mga to, wallpaper lang ito. So, we are giving you an idea kung paano magpaganda ng ating Harriet Model. So, sa ating second floor, yung stairs natin, wala tayong kahoy dito na ginamit. Lahat ng ginamit natin dito ay bakal at semento. Kaya, we can assure you na ang bahay natin dito is fireproof. So, mayroon tayong window dito para sa natural light sa ating hagdanan.
Okay. So, mapapansin natin, meron pa tayong isang window dyan para sa natural light din na papasok dito sa ating stairs. So, ngayon, as I have told you lately na ang ating second floor ay walang partitions. Ngayon, ang papakita namin sa inyo ay may partition. Gaano nga ba kalaki yung mga kwarto pag pinartitionan na? Anong mga bed yung magkasya? Okay, so eto na yon. First, we have this first room. So, dito sa first room, meron sila itong double bed. I'm sorry, it's double bed, yes. So, dalawahan siya. Tapos, ang ginawa nila is pinaka-cove light din nila. So, galit sila sa cove lights. Galit sila sa drop ceiling. Drop ceiling yung baba, living and dining, then drop ceiling nila yung taas. Anyway, maganda naman talaga pag naka-drop ceiling yung bahay mo. Kasi, manonotice mo kaagad pagpasok ng bahay mo, itong mga ceilings, tapos gandahan mo ng ilaw. Check natin. Ayan, oh. So, ang ganda pag binuksan mo siya lahat. Oh, ayan. So, ayan siya pag nilagyan natin ng mga lightnings itong ating drop ceiling. By the way, so ito, naka-double size bed siya. We have a window here. Actually, ang window natin is casement window. So, ipapaliwanag namin sa inyo kung ano ang advantage ng casement window sa ating sliding window. For our sliding window, pag binuksan natin yung isang side, ito lang yung open. Sa casement window, buksan natin yung isang side. Buksan natin yung isang side. Mas malaking portion ng hangin ang makapasok sa loob ng kwarto. Yan ang advantage ng ating casement window. So, sabi kasi ni developer, gusto niya, environment friendly yung bahay nila. Kaya yung ginagawa nila, isa sa mga ginagawa nila para magiging environment friendly yung kanilang mga units. So, we have a window here and also this side, corner side, another window. So, ganito kalaki yung ating room dito sa taas. Okay, may space din siya for cabinet. Tapos, maliit na table, isang double size na bed. Now, let's proceed to the second room. So, dito sa second room, okay, so, maganda siya. Maganda siya kasi nagawa niyang separate yung mga higaan. We have a single bed here at meron din ditong single bed. So, we have a window, 1, 2, and 3. Meron tayong 3 windows for our natural light and ventilation. Naglagay dito ng cabinet, naglagay dito ng table. So, sa mga kids natin to, pwede to sa ating kids. Napakalaki. Ha? For as low as 200,000 guys, yung down payment, saan ka pa makakahanap ng ganito kamura dito sa Tresor Martires na 200,000 yung down payment at ang bahay mo hindi townhouse. Ang bahay mo hindi dikit-dikit. Ang bahay mo, single attached. May bintana ka sa harap, may bintana ka sa likod, may bintana ka sa gilid. Ang townhouse, may bintana ka sa harap, may bintana ka sa likod. Wala kang bintana on your both sides. So yun, mas maganda pag single attached. So, gusto mga buyer namin na gusto maka-avail ng bahay dito sa West Governor Heights 1, tumawag na po kayo sa amin. We accept online reservation, bank financing, pag-ibig financing. Pwede po kayo dito. So, sa ating mga buyer na gusto mag-avail dito sa West Gov Heights 1, sa ating buyer na OFW, local employed or seafarer, pwede po kayong mag-reserve through online banking para makahabol po kayo sa aming mga units dito. So, currently, we have 25 units for sale at meron na tayong naibenta na 5 units. So, we have 20 units left. At this moment, ang price natin is 2 million. At ang ating down payment is 200,000. Payable po siya ng year 12 months. So, sa ating subdivision, meron tayong amenities like basketball court, children's playground, and a clubhouse. Tapos, ito ay sobrang lapit po sa Tresor Martires, Cavite, sa SM Tresor Martires, Cavite, at malapit din ito sa Walter Mark, Cavite. So, kung kau ay nag-work OFW at gusto mo ng retirement, gusto mo magkaroon ng sariling bahay dito sa Cavite, na single attached house ng lahat,
na provision for 2 rooms sa mga baguhan pa lang family na instead of buying a townhouse, why not consider this single attached? Okay. So ang price po ng ating Harriet model unit with